What's up guys? Mark Ramos ulit. Ito, kasama natin si Kuya Jerry, ang tinatawag nating Robin ni Batman na si Colonel Bosita. Kuya Jerry, kamusta ka? Kamusta kayo lahat dyan? Ano ba ang nangyari? Magandang gabi, Sir Mark. At magandang gabi sa ating mga nanonood, lalong-lalo na doon sa nag-alala sa nangyari kay Colonel Bosita. So, nandito ako ngayon upang bigyan tayo ng update kasi talagang ako hindi ko alam kung sinong sasagutin ko, sinong unahin ko, Facebook ba, Messenger, calls. So inuuna ko po muna yung emergency emergency work muna. So kaya wala akong halos na sagot. Ngayon ko lang nakita na talagang kailangan ko maglabas ng pahayag kasi talagang hindi nila alam kung anong nangyari talaga yung buong katotohanan. Madami nagtatanong. Madami nag-aalala kung ano yung nangyari kay Colonel Bosita. And matanong ko na din, Kuya Jerry, bakit kayo nandyan ngayon sa lugar na yan? Yun. Okay, Sir Mark. Mayroon akong isang kababayan na taga Masbate. Tumawag kay Colonel Bosita. Sila po ay namatayan ng kapamilya sa area ng Masbate. Nagkasundo sila na manghiram ng sasakyan papuntang Masbate, yung kanilang pamilya. So, unfortunately, naharang sila ng LTO dito sa Bicol na na-charge sila ng kulurom. Opo, ang opo. Kwento nito, Sir Mark, hindi sila nakipaglibing. Supposed to be, yun ang kanilang purpose. Kung bakit sila napapunti. Makikipaglibing sila, makikipagdalamhati doon sa kanilang kapamilya na nawala. Opo. Sa, dahil ganun po ang nangyari, pumunta sila ng Masbate, take it na lang ang daladala ng LTO, chinarge sila ng 200,000 kulurom. Pumunta na lang patay, kumuha na lang certification, kumuha na lang sila ng mga documentation na katunayan, eh sila nga ay namatayan at kapamilya talaga nila ang kanilang mga sakay. Apo, apo. Sa talagang pinuntahan natin dito kasi hindi naman ito nung nakaraang araw lang, nung nakaraang buwan pa po ito eh. Kaya lang hindi tayo makatagos dito, gawa nga ng yung protocol natin, medyo mahigpit. So kailangan natin magpahupa muna. Apo. Pangalawa pong isyo po ay mayroon din pong nahuli dito sa area ng Bicol na na-charge po ng unregistered na hindi natin na asikaso na hindi natin yung iba kasi hindi natin napansin na yung mga nagtatapos ng May, June, July, August is may extension siya. Opo. So hindi siya na na bigyan ng pansin doon sa kanyang banggit na Sir, wag mo ako i-charge ng unregistered kasi po ito ay mayroong extension. Hindi ano po siya nabigyan ng karampatang sagot doon sa kanyang sinabi. Bagkus, charge po, pinagbayad po siya ng 12,000. So isa iyo po sa mga pumunta dito. Kaya nandito tayo para anuhin natin, tugunan ang kanilang i-represent sila doon sa kay RD, sa LTO. Kaya grabe tayo na dito. Grabe talaga si Colonel, no? Umabot ka man ng Mindanao, umabot ka ng Visayas, talagang kapag kailangan mo siya, tutugunan niya yung pangangailangan mo. Grabe. Ay, alam niyo naman po yun, Sir Mark, at ako nga, hindi naman ako ganun katanda, pero pag sinabing rat-rat, takbo, ulan, init yan. Opo. Wala. Kailangan natin mag-comply doon sa tawag ng pangangailangan at tawag ng mga kababayan natin naghihingi ng tulong. Opo. Kuya Jerry, umuulan ba dyan? Umuulan ngayon dyan? Sir Mark, kung hindi ako nagtatamali araw, signal number to. Signal number to, Sir Maria. So, may maulan. Opo. Actually, galing talaga tayo nga sa Albay. Tuloy-tuloy po yung takbo natin. Maulan na po. Opo. Hindi na po so, maganda yung kalsada natin. Yung ulan ba is naging dahilan kaya na-aksidente si Colonel Bosita? Mayroon po, siyempre. Kasi una, kung hindi naman umuulan, hindi naman dudulas yung kalsada. Pero dagdag mo pa po doon na yung kalsada po talaga na yon at yun ay recorded sa aming mga pag-uusap doon sa mga rescuer, abay
Mataas na ang isang linggo, mayroon disgrasya. Mataas na isang linggo, Sir Mark. Opo. Binanggit ng ating mga rescuer doon, yung neck brace sa mga rescue. Nauubo, Sir Mark, dahil lang doon. Ibig talaga, sabihin, ganun. Accident prone talaga yung area, no? Yes po, Sir Mark. Sabi ko nga, devil's corner eh. Kasi kami, si Colonel, ang takbo namin, maximum 60. Kasi ako eh, mayroon akong CCTV camera at body camera. So alam na alam ko kung anong takbo namin. Opo. The same time, ako ang lead ng takbo. Alam ko kung ano nangyari doon sa kalsada. So kuya, nung nagtimre ako ng madulas, as a few seconds, natumba na si Colonel. Could you imagine, Sir Mark, ang curb namin is left. Makaliwa yung curb. Apo. Pero ang tumba niya pakanan. Pag ganun, ano? Supposed to be, pagka left ka, matutumba left. Ka, going left. Pa-left din po. Yes, opo. Pero siya po, natumba siya ng pakanan. Opo. Kumbaga, gravity yun eh. Kung kaliwa yung curb, tapos pakaliwa din yung tumba mo. Dapat. Ito, Sen. Pero hindi ganun ang nangyari. Siya ay tumumba papuntang kanan. Saka nausod siya ng konti. Sa totoo lang, God is great talaga. Kasi una, ako ang unang gumiwang. Kaya nung nasyak ako, hindi ako agad nakapagsalita. Kumbaga, inayos ko muna sa tubo ko na makapagsalita ako. Kasi pag state of shock, hindi talaga makapagsalita. Tama po. So nung nakapagsalita ako, a few seconds na, siguro talagang ano, sabi ko, madulas, nakaiwas na si Justin. Si Colonel, hindi na nakaiwas, pero narinig niya yung aking timbre na madulas. Kasi nag-uusap naman kami sa intercom. Pero, Sir Jerry, ano po ang lagay ngayon ni Colonel? Doon sa mga nagtatanong. Mayroon na akong nilabas na post at ito nga, siging kakalakad-lakad dito sa emergency room, ayaw matili. Okay po siya, 100% po. Kaya ako nag-post kasi alam ko talaga yung mga ating mga kababayan ay talagang nakita ko yung kanilang pagmamahal na rattle po sila lahat. Kuya Jerry, pagka-post ko nung isang ano, nung nalaman ko eh, kasi nagpa-vlog ako kanina eh. Nung nalaman ko, pagka-post ko, siguro yung comment section ko, sa 100 agad yung ano, talagang nag-aalala. Kamusta na po si Colonel? Kamusta na po? Talagang tuloy-tuloy. Nagulat ako, ang bilis din eh. Tapos may isa akong tanong, paano kayo ngayon uuwi niyan? Iaangkas niyo na lang si Colonel o susunduin siya? Bukas na lang po kami uuwi. At by the way, yung kanya, hindi ka naman siya sabi ng doktor, yung ano ang lead talaga magbibigay ng go signal yung kanyang ortho. Mayroong hindi naman siya fracture, kundi lumihis lang. Apo. Dito sa boom natin dito. So nakita naman natin yung screenshot ng ano ng X-ray. So hindi naman masyadong ano. Ito nga si Colonel nga, tuloy-tuloy nga ang lakad doon sa kalsada o sa emergency. Tapos nag-video call pa kami ng ibang tropa talaga na hindi mo nawari na kay Colonel. Nasa safe po siyang area. Opo. Actually, katabi ko siya. Kaya lang, lumabas na ako, gawa ng mahina signal. Hindi tayo makapagka-intindihan si Mark. Opo, good to know that. Ano yun, magmumotor pa din siya pa uwi, Sir Jer? Gusto po niya, pero ako po, sabi ko, pagkating ka sumunod eh. Hindi ko pwede. Even ngayon, na siya po ay gusto tumayo, sabi ko nga eh, parang ubay may kumanda lang eh. Kasi hindi ko pwede, hindi ako kahit doon sa doktor, nandun na kami sa ospital, hindi na ako pumayag na itong kanyang jacket, totally pinating ko po talaga, hindi ko talaga pinagalaw. So ganun ko siya inalagaan yung area na yon. Sabi ko, huwag kang gagalaw, huwag kang tatayo. Opo. Ito natin, mayroon po tayong kahit papano, mayroon po tayong basic life support na training. Kaya alam na alam ko yung bago. Ayun. Gusto niya magpapagawa ng tricycle, papunta sa ospital. Sabi ko, no, hindi pwede. Bali, ayun po, may sumundo po sa kanya, di ba? Sinundo na ambulance. Opo, napakalupit ng aming tropa sa pangunguna ng aming regional officer dito ng RSAP
ano, RSAP Region 5 at saka One Rider, kapatid. Grabe ang responde. Nandiyan sila. Pakaway naman sa kanila. Andito po siya sa likod ko. Yung aming malupit na regional officer. Ayan. Pag team rep, Matik, nandiyan yung ano. Actually, palit-palitan po sila dito. Nagpapalitan sila ng RSAP Naga. Dinagsa nga daw kayo eh. Kapag ano, pagka, nung nalaman na na-aksidente si Colonel Busita, dinagsa na kayo na responde. Ay, opo. Totoo po yun. Lalo magpapasalamat tayo doon sa Rangay Government. Kasi talagang ambilis. At second lang, Sir Mark, wala pa sigurong 5 minutes. Talagang nandun agad. Ganong kalupit, yeah. Lalo yung ating PNT. Madami talaga nagmamahal kay Colonel Busita. Ambulance, kung kaya sabi nga ni Colonel, ang lulupit nyo. Parang gaya ambulance. Oo. Madami nagmamahal talaga sa kanya. Ang pagtanggap ta sa atin dito, nang lalo sa rescue. Akala mo disimilado yung nangyari. Ganun sila kabilis. Opo. Ayun, Kuya Jer, medyo nawawala na yung ano signal natin. Oo. Ang importante, okay si Colonel Busita, tapos kayo, okay din dyan kayo. Bukas na ang uwi nyo. Pahinga na muna kayo dyan. Apo. Maraming salamat dito po. Dito na lang kami gabi. At bukas ay tutulong na rin kami ng Manila. Opo, opo. Mag-ingat kayo pag uwi. Maraming salamat sa update kasi madami talaga nag-aantay kay Colonel Busita kung ano ang nangyari at kung okay na siya. Maraming salamat sa update, Kuya Jer. Ayan po guys, si Kuya Jerry, ang Robin ni Batman, Colonel Busita. Maraming salamat po. Pahinga na kayo dyan, ha? Huwag po tayo mag-alala. Nasa very good condition si Colonel, 100%. Very okay po siya. Huwag na po tayo mag-alala. Lalong-lalong na doon sa mga nag-message sa akin. Hindi ko po mabasa lahat kasi sobrang dami po. Kanina po to be honest, Sir Mark, nasa 97 texts. Dami. 97 texts, nasa 500 messages yung ano ng Facebook. Mapalad pala ako. Ako ang napaunlakan mo, no? Maraming salamat. Nakita ko po din na makulit ka rin kasi sa, ano, sa Facebook. Sige mo rin tawag eh. Opo, maraming salamat po Kuya Jer, ingat kayo pag uwi. Salamat Sir Mark, hindi na magandang signal kasi opo. Talaga malakas po ang ulan. May bagyo po kasi doon sa kinalalagyan po nila. Maraming salamat po. Signal number 2. Okay po, salamat po, God bless.